So, what's up mga pasaway? Paribagong araw, paribagong vlog naman po tayo. May part 2 na tayo sa, yung nilagay ko yan sa title is walang kwintang compressor. So, meron tayong compressor. Yan. Freon, vacuum, mop gas. Torch lang gagamitin natin. Maliit lang naman yung piping dyan. So, papalitan na natin yan para makatakbo na ng maayos. So as usual, bubuksan natin yung lahat. So, yung ano pala, yung issue talaga dito ay, yun nga, sinasabi ko sa inyo, ay lagi nag-trip yung compressor. So, ngayon, papalitan natin ng bago. So, before tayo gagalaw, check muna natin yung supply, kung may supply ba siya. So, kailangan yan. Ito yung terminal block niya. Neutral line. Itong gitna, ito yung communication sa board ng evaporator. So, i-ano natin yung test natin yung neutral saka line. Kung may supply ba. So, meron no? Kita nyo 225. So tanggalin natin yan, lagyan natin ng electrical tape para safety tayo, kasi yung breaker nito nasa baba, so parang mahirap magano yung akyat baba ka akyat baba. Yun na, pinapawisan na nga ako kasi nga naghakot pa ako ng mga gamit kasi nasa taas to, ano, sa taas ako. So, ano na lang natin, tatanggalin na lang natin yung neutral tsaka light niya. Nakalagyan din ng electrical tape para safe tayo, para iwas disgrasya. Okay? So, ayan, ay natanggal na natin yung wire niya. So, tinali na lang natin dito para in case hindi tayo masagi. Kahit nakaano yan, nalagyan yung electrical tape yan, may posible pa rin na, halimbawa may nakausli na isang wire, so posible tayo makurente. Kaya mag-ingat tayo sa kurente, mas safety yung ibaba na lang yung circuit breaker. Kaya nga ako nag-gloves eh, para iwas sa kurente din, isa din to sa protection. So buksan na natin. Ayan, maluwag na tayong gumalaw. So tanggalin na natin yung compressor na yan, saka isalpak natin yung bago. Ayan, ay natanggal na natin yung suction saka discharge. Palalamig-lamigin lang natin ng konti kasi mainit, mapaso tayo. So, kailangan mag-ingat din tayo sa sarili natin. Hindi rin basta-basta pag napaso ka, di ba? Palamigin muna natin. Ayan, ay continue tayo. Tanggalin natin yan. Salpak natin yung bago. So, continue tayo. So, hindi na natin ito ipa-plasing kasi pina-plasing naman to natin nung nakaraan. Bali, isang araw lang naman yung gap kasi kahapon ko yung ginagawa eh. So, okay na yan yung piping niya. Yung system niya, malinis na yan. Bali yung absorber niya. Rubber siya.
sensor na to. Tinitesting ko na to dun sa baba pa. Dapat testing natin muna bago kabit para sigurado tayo. So ayan ay tapos na. Tapos na siyang nahinang. So gagawin natin dito, mag-leak test tayo. Lagyan natin ng sabon para tuloy-tuloy tayo. So ayan ay mag-leak test na tayo. May laman na yan na ano, pressure. So wala no, perfect yung pag-winding natin. Problema lang kasi sa ano, ganito, yung mga torch lang, ang tagal ka mag-welding, maghinang, lalo na pag mahangin pa, may hangin, nako, tagal. Hindi ka gaya sa acetylene na mabilis lang. Tinatamad lang ako magtulak sa ano, acetylene, tapos mahaba pa yung ano niya, yung hose. Kasi andun pa yun, no? Mahaba, no? Kaya ito na lang ginagamit ko. Tinatamad ako sa acetylene. Kaya nga lang, ano, tsaga-tsaga. So ayan ay nag-vacuum na po tayo. So nasa 25 minutes na to naka-vacuum. So pwede na to, kakargahan na natin ng Freon. Tapos start up tayo. So kinakargahan na natin. Check natin yung supply sa ano, evaporator, tsaka yung neutral kung meron na ba. Kasi bumaba ako dun sa ano, sa indoor unit, binuhay ko yung evaporator. Check natin. Ito yung neutral tsaka yung number 2, yung communication doon galing sa evaporator. So meron na oh. Kita nyo. So adder na to. Tayin lang natin ma-retard yung gauge kasi nagkakarga pa tayo ng Freon. Tapos i-monitor natin yung amperahe nya. Clamp natin dyan. So ngayon ay pwede na tayo mag-start up. Tinanggal ko lang yung neutral sa auxiliary ng contactor para hindi siya papalo. Kabit na natin. So yun, gumana na yung compressor. Ay monitor natin yung amperahe niya. Gumana na siya. Gumana na siya kasi bago nga, bago ang compressor. So, close muna natin, papaikutin natin yung refrigerant. So ayan, ay full charge na tayo, nakasingwinta na. Tapos yung amperahe niya is 13.3. So, okay na yan. Tapos puntahan natin yung evaporator doon kung maganda ba yung lamig niya.
Pero sure po maganda yung lamig niya kasi yung pipe niya dito malamig. Yun oh. Malamig yan. So, dito na tayo. Pasok tayo dito. Dito yung evaporator niya. Wow! Lamig! Wow! Napakalamig. Ang ganda ng lamig niya. So, mission accomplished tayo. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kapartin kayo ulit sa dulo ng vlog na to. At, God bless po sa inyo lahat.